Welcome back sa aking channel, Pambansang Kalbo. Don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating mga video. Pag-usapan natin sa video na ito ang tungkol sa insecto na kayang mag-detect ng drugs. Pag-usapan natin ang mga insecto na kayang mag-detect ng drugs. Alam nyo ba mga katropa, pinangalanan na po ang tinagurian ng drug queen na umano'y bumibili ng mga droga mula sa mga pulis na nagre-recycle ng illegal drugs na nakumpiska po sa mga operasyon. Kaya at the same time, siniwalat po ni PDIA Director General Aaron Aquino ang pagkakasangkot po ng 700 membro ng Philippine National Police. Ayan po nga mga katropa ang kalakalan ng illegal na drug, kung saan isasama po sila sa drug watch list. Yari sila. At dahil diyan napag-usapan po mga katropa ang drugs o legal drugs. Alam niyo ba mga katropa na mayroong insekto na pwedeng gamitin sa pagdetect ng mga pinagbabawal na gamot? Aba, ibig sabihin, insekto, maliit nga ba? Aba, ito po ang walang iba kundi ang mga bubuyog. Kaya po hindi lang pala mga aso ang pwedeng gamitin sa pagdetect ng mga bawal na gamot. Nagawa po kasi nasanayin ang mga scientist sa University of Cologne, France, ang mga bubuyog upang makaamoy ng illegal drugs. Hindi lang pala mga katropa na gumagawa ang bubuyog po ng honey, pero sila po ay kaya nilang dumiskubre ng mga droga. Sinanay nila ang mga bubuyog sa pamamagitan ng pagbigay ng rewards o pabuya na sukal sa mga ito tuwing naamoy nila ang tamang kimikal na ipinaghanap sa kanila. Nalalaman naman po na nahanap na ng bubuyog ang illegal drug kapag may nakitang dinidilaan ang container o bagahe na dinapuan dito. Di lang pinagbabawal ang droga na kayang ma-detect ng mga bubuyog, dahil sa may isang grupo sa Amerika na nagsanay sa mga bubuyog upang makaamoy naman ng pangpasabog na maaring gamitin sa terorismo. Hindi na nga nakapagtataka na kaya nga po gawin ito ng mga bubuyog, na itinuturing po ng mga dalubhasa na ang pinakamatalino na insekto ang mga ito. Kaya ibig sabihin mga katropa, pwede rin magtandim ang aso, yung tinatawag natin na kit 9, at ang bubuyog, na mayroon din silang partner yung mga pusa po na tinatawag po sa kanila ay kitin. Joke lang mga katropa. Kaya yan muna ang pinag-usapan natin sa bagong video na ito. Sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa mga viewer natin. Don't forget to subscribe my channel, Pambansang Kalbo. If you smell what the rock is cooking.